Hi! Hello mga kapatid! Gandang hapon po! Ito na naman po si Aling Marie ang magbibigay ng opinyon sa mga nangyayari sa paligid. Siguro po ay hindi lingid sa inyo ang nangyayari kay sa mag-amang Espinosa, no? Kay Kerwin at kay Mayor Espinosa, na pinatay sa loob ng kulungan noong panahon ni Duterte sa kanyang War on Drugs or EJK. Ano po? Sa pagkakataong ito, tila ibinibigay na ng Panginoon ang pagkakataon sa mga biktima na makapaningil ng pautang. Sakit naman isipin na sisingilin ka ng pautang buhay sa buhay at karangalan sa karangalan, dignidad sa dignidad, at pati na po yung mga inosente na dadamay. Ano po? Napanood niyo po ba ang pagsisiwalat ni Kerwin Espinosa sa regarding kay Ronald Bato de la Rosa na dating PNP chief ni Duterte? Inamin ni Kerwin sa investigasyon ng kamara na ng Quadcom na si Ronald Bato de la Rosa ang nag-utos na siya ay tumestigo na may laban kay Senadora Leyla de Lima na may kasamang pagbabanta. Ano ang nararamdaman kaya ngayon ni Bato na nagbanta pa na kapag nakita niya si Kerwin, kanyang susuntukin sapagkat ito daw ay sinungaling? Napanood ko po ang buong kwento ni Kerwin sa balita. At both side po ay pinakikiramdaman ko ang maaaring nararamdaman ng mga tao na nakikinig, lalo na ni Bato de la Rosa na nagsabi nga na sinungaling daw si Kerwin at hindi niya raw nakikita. At isinalaysay po ng mabuti ni Kerwin ang lahat. Sa akin pong pananaw, hindi nagsisinungaling si Kerwin. Sapagkat nung time na yon, talaga namang masasabi natin na tila sila ang Diyos, sina Duterte at sina Bato de la Rosa, na inihasik ang kakatakutan, inihasik ang takot sa sambayan ng Pilipino dahil sa mga pagpatay. Sa mga pagpatay na hindi nangyayari sa ibang presidente na umupo. Sapagkat ang unang-unang nagre-react sa mga pagpatay ay ang presidente. Pilit na sinusugpo ang mga patayan, subalit ng panahon ni Duterte, ang patayan ay tila mga manok na lang, tila mga gagamba, tila mga insekto na pinapatay ang mga tao. Paano pong hindi tayo maniniwala sa isiniwalat ni Kerwin? Nakakapagtaka na si Bato de la Rosa pa ang sumundo sa airport at pinasakay siya sa bulletproof na sasakyan. Paano po tayo hindi maniniwala kay Kerwin? Alam naman natin na maraming naging biktima ang War on Drugs ni Duterte. Paano pong hindi natin paniniwalaan si Kerwin? Ang mismong kanyang ama ay pinatay. Paano natin hindi paniniwalaan si Kerwin na mula sa Abu Dhabi ay sinundo siya ni Bato? Bakit si Bato? Bakit bulletproof ang sasakyan? Bakit kailangan si Bato ang sumundo sa kanya? At yun pala, ang gusto niya, magtutugma ang salaysay nitong driver ni Attorney Leyla de Lima at ni Kerwin pagdating sa investigasyon at pagdating sa korte. Ilan pang Kerwin kaya ang maglalakas loob na magsabi ng katotohanan at ibulgar? At bakit ganun na lang ang pagkagalit ni Senadora de la Rosa kay Kerwin
na ang sabi niya nga isusuntukin niya pa ito kapag kanyang nakita. Ano po ang inyong nararamdaman sa ganitong nakita natin at narinig? Di po ba'y pagbabanta kay Kerwin ang ginagawang yan ni Bato de la Rosa? Bakit siya guilty? Bakit siya galit na galit? Kung walang katotohanan. Sapagkat matagal na pong involved si Bato de la Rosa sa mga gawain ni Duterte. Nadulas nga si de la Rosa, diba, sa kanyang mga kadaldalan, talagang nakakapagsalita siya minsan ng katwiran na tumatama sa kanila. Itong ginawang ito ni Kerwin ay isang way, isang paraan para maglakas loob ang mga biktima na habulin ang hustisya para sa kanilang mga minamahal. May isa pa tayong kaibigan na pinatay din at tinaniman ng barel ang kanang kamay ng kanyang anak, subalit ang kanyang anak ay kaliwete. No? Isa din pong vlogger yan, pero hindi pa siya ngayon na nagsasalita sapagkat siya ay nasa abroad pa. Ang niya pong anak ay pinagbintangan ding adik at pinatay ng walang awa. At tinaniman ang barel sa kanang kamay, subalit ito pala ay kaliwete. Yun ang mga bagay na masasabi natin na talagang walang hiya ang pagkakaupo ni Duterte bilang presidente sa bayan natin. Naghasik ng lagim, naghasik ng maagang kamatayan ng mga kabataan, naghasik ng pasakit at luha sa mga magulang ng biktima. At itong mga DDS na ito na nagsasabi na ang mga nagbubulgar ng katotohanan at nagagalit sa mga Duterte ay mga adik kuno, ang galing po nila mambaliktad. Sila po ang mga tao na talagang magugutuman pag ang mga Duterte ay nawala sa mundo ng politika, sapagkat wala na silang mapapagkuna ng kanilang inenegosyo. Alam naman po nating lahat kung anong sinisiwalat ng mga galit sa mga Duterte at mga naging biktima. Sila ang itinuturo ng mga drug lord, di po ba? So, sa pagkakataong ito po na si Kerwin ay nagsalita, totoong-totoo po ang kanyang sinasabi. Yan po'y nararamdaman natin sa isang tao ang nagsasabi ng katotohanan at hindi. At sinabihan niya nga na sana tumigil na sa paggawa ng mga senaryo na nakakapagpahamak sa mamamayang Pilipino, gaya ng mga senaryo na tinagpi-tagpi ng mga Duterte at ng mga kasabwat na sina Bato de la Rosa. Sa ginawa ni Kerwin na paghingi ng patawad kay Attorney Leila de Lima, tayo ay masasabi natin na salamat, sapagkat hindi lang si Attorney Leila de Lima ang nabigyan ng katarungan sa loob ng 7 taon na pagkakabilanggo. Nakakahabag ang mga biktima noong panahon na yon. Naginamit sina Kerwin Espinosa, subalit nag-alay pa rin ng buhay ang kanyang ama. Malamang hindi nakasundo ng mga Duterte ang mga taong yan sa mga inalok nila. Malamang na talagang hindi nila kaalyado mga taong yan, pero may nalalaman sa mga baho nila kung kaya't isa-isang pinagpapatay. Ganyan po ang sindikato. Ganyan po ang talagang may kinasasangkutan na hindi kanais-nais. Ang kalaban, pinapatay. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang kumpare pagdating sa kanilang pagiging sindikato. Maraming salamat po mga kapatid. Saludo po ako sa mga susunod pang araw na mayroong magbubunyag
At parating na po ang pagpapatawag sa tropang Duterte para maimbestigahan. Salamat mga kapatid. Thank you po. Diyan muna po tayo at muli pong babalik si Aling Marie. Salamat po.